Dito na naman tayo sa kusina ni Manay. Ngayon, Manay, magluluto tayo ng gulay na ginataan. At ito, Manay, ang mga ingredients na ating gagamitin. Ito yung kalabasa, ampalaya, sitaw. So, umpisahan na nating ayatin ang ating mga gulay. Sa iba, Manay, ito ginigisa or ginagawang pinakbet. Pero dahil sa Bicolana tayo, Manay, gagataan natin ito. Itong tubig, Manay, lalagyan natin ito ng asin. Kasi bababad natin dito yung ampalaya. So, yan daw ang sikreto, Manay, para hindi siya maging mapait. So, ngayon, itong ampalaya, lilinisin natin, tapos ihiwain natin siya. So, yan. Tatanggalin natin ito, Manay. Ito, Manay, na hugasan na natin ito. So, ngayon, hiwain natin ng ganyan. Ayan. Ganyan lang kaliliit, Manay. Ito lang hiwa natin ganyan. Ganyan lang siya kaliliit. So, ayan, Manay. Yung ating tatlong ampalaya. Set aside natin siya. Ayan. Babad muna natin. Ngayon naman, Manay, susunod naman natin ngayon itong ating kalabasa. Ayan, dalawang kalabasa yan, Manay. Dalawang hiwa. So, ngayon, alisin natin to. Kasi hindi naman natin to kailangan. Ayan. Kung may magandang lupa kayo, yung ito, oh. Itong mga buto na to, Manay, pwede itanim to or pwede mong isangal. Nakakain yan, Manay. Yan, bibilad mo muna siya. Ito. Itong mga seeds na yan. Bilad mo muna. Tapos pwede mong isangal. Oh. Yan. Oh, so ngayon, Manay, ito. Babalatan natin to. Kasi yung iba, hindi naman binabalatan to, pero ako kasi gusto ko yung walang balat. So, ngayon na siya, Manay. Nabalatan na natin. So, ngayon, Manay, after natin siyang balatan at hugasan, ayan, hiwain natin siyang ganyan. Ayan. Manay, ito naman ang ating puputulin. Sitaw. Kasama sa bahay kubo, Manay. Yan lang.
natin yung mga ingredients na gagamitin. Okay, yan yung 1/4 breast chicken, 5 pieces na shrimp. Ito yung ating sitaw, ang ating kalabasa, ito yung binabad na ampalaya, ito yung 1 piece na onion at saka 3 cloves ng garlic at 3 pieces ng ating coconut. So, ngayon, mag-start na tayo muna. Okay. Nilagay na natin yung ating sibuyas, ating bawang, at ang ating asin, paminta, tong chicken, at yung ating hipon. Para maglasa na siya, manay. So, ayan. Kung meron kayong extra chicken cube, kung bet nyo lagyan, lagyan nyo na lang para mas malasa. Ganyan, manay. So, ngayon, babantayan natin siya, manay, kasi baka magkurta, pangit. So, yan na siya, manay. Kumukulo na siya. Pero, pakuluin pa natin siya, manay. Para maluto yung gata at saka yung mga ingredients natin. Yung ating chicken at saka yung ating hipon. So, yan, manay. Kulo na siya. Lalagay natin yung sitaw, kasi ito yung matigas, manay. So, unahin natin yung matigas. Ayan. Lagyan natin yung sitaw. Ayan, manay. So, ngayon naman, ilalagay naman natin yung ating ampalaya. Lagay natin ang ating ampalaya. Sabi nila, manay, huwag mo masyadong ahaluin yung ampalaya para hindi pumait. Hindi nila alam, mas mapait pa yung dinaranas mo sa buhay kaysa sa ampalaya. So, ayan. Stay put muna yung ampalaya, manay. Ay, manay. So, ngayon naman, ilalagay naman natin yung ating kalabasa. Pinahuli natin manay yung kalabasa kasi ang kalabasa madali lang maluto. Kasi kung mauna siya, madudurog siya manay. Not good. So, yan, manay. Antay natin siyang maluto, manay. Ayan lang natin siyang kumulo. So, ayan na siya, manay. Medyo naluto na siya. Lagay na natin ngayon yung ating kakang gata. So, ayan. Ayan yung ating kakang gata, manay. Antay natin siyang matuyo at maluto. Ating ginataang gulay, ampalaya, sitaw, at kalabasa. So, ayan na naman ay. Mainit-init pa yan. Happy tummy! Please like, share, comment, and subscribe. It's